May Muslim na boses sa mataas na kapulungan. Alhaji Buto Abdul Baji. Hello beautiful people, welcome to Celebrity Home. May Muslim na boses sa mataas na kapulungan ng gobyerno. Ito ang pahayag ni Robin Padilla sa kanyang latest post. Dinalingin sa kaalaman ng lahat ang pagkandidato ng Action Star sa pagkasenador ng ating bansa. Kaya naman, muli ay nagbigay siya ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang social media accounts. Atin po itong panoorin, pero bago yan, maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pa nating celebrity updates. Bismillahi arrahmani arrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu rasulillahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumaatin po nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoong may likha. Ang akin pong pagpasok sa politika ay hudyat ng pangangailangan ng inang bayan. Simulat sa pool ng maitatag ang silato, panahon ng Amerikano at ng mga Pilipino, may Muslim na boses sa mataas na kapulungan. Alhaji Buto Abdul Baji, Dato Sinsuat, Sultan Alauya Lunto, Salipada Tendatun, Ahmad Dumukaw Alunto, Mamintal Tamano, Santanina Rasul. Ang mga pangalan po na yan ay parte ng kasaysayan ng Senado at ng mga batas ng inang bayan. 1995 po ang huling taon na may Muslim sa Senado. 26 years na po kayong walang kapatid ninyong Muslim sa mataas na kapulungan. Ako po ay kumakatok sa puso ng mga butanteng Pilipino na buksan muli ang inyong pintuan at ako'y mailukluk upang maipagpatuloy ko po ang mga usapin ng kapayapaan at kaunlaran na inumpisahan ni Presidente Ferdinand Marcos, Cory Aquino, Fidel Ramos, Gloria Arroyo, Benigno Aquino at Mayor Rodrigo Duterte. Bilang naiintindihan ko po ang kultura at tradisyon ng dominanteng Kristiyano at ng minoriyang mga Muslim at katutubo, ay maisusulong ko po sa Senado ang mga makapagbibigay ng katuparan sa mga naipangako po ng ating gobyerno. Hindi lamang sa mga nagdaan na peace treaties at agreements, kundi sa usapin ng kultura at tradisyon ng bawat tribo, maging Musliman o katutubo. Maipagmamalaki ko po ng may pagpapakumbaba na narating ko na po halos ang karamihan sa pinaka liblib na mga lugar ng ating mga kabundukan, pati na sa karagatan, hanggang sa West Philippine Sea. At nabisita ko na rin po ang ating mga bayaning OFW sa Europa, Middle East, at Southeast Asia. Tunay na nakita ko at naranasan ko ang pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, sundalo, rebelde, minorya, OFW. Ako po ay
anak ng tagahilaga. Ako rin po ay ampon ng Katimugan. Kapatid ko po ang mga nasa kanluran. At sila, oras na po para aksyonan ko ang mga reklamo. Kung tunay na gusto natin makatulong sa inang bayan at sa taong bayan, walang ibang paraan kundi ang pumasok sa gobyernong umaandar na. At sa loob nito ay simulan ang revolusyonaryong pagbabago na itinanim ng ating mga dayari. Walang ibang panahon kundi ngayon. Walang ibang kikilos kundi tayo. Ang laban ay hindi sa karahasan, lalong hindi sa kabunduan. Ang tunay na laban ay nandito po sa eleksyon. Manalo ako, may pag-asa ang taong bayan. Matalo ako, tatahimik na po ako at hindi na kailan pa mag-iingay para hindi na makaantala sa nais ninyong parangunan. Ang mahalaga po ay saksi ko, ang Panginoong may likha, na ako'y hindi lamang po naupo at nanood na lamang sa mga nagaganap. Ngayon ay batid ng taong bayan na ang aking mga sinalita laban sa sistemang inaagnas ay itinakbo ko sa halalan at inilatag sa taong bayan. Wala akong sikat sa mga kalabang kong veteranong politiko pagdating sa paandaran at patalinuhan. Pero pagdating sa pagwapuhan at sa pag-ibig, lalo sa pagmamahal, kakain sila ng alikabok sa akin. Maraming maraming salamat po. My dearest Muslim leaders, my brothers and sisters, with all humbleness and deepest plea, before we speak and act to install a president, I fervently believe it is our duty to our people. We must and should prioritize installing a Muslim in the Senate. Assalamualaikum.